Kasi pag W plate, alam ko ano eh, paddock chassis na. Kasi sila yung mga 2000 na. Oo, oh, mga 98. Nag-umpisa ito, 98 yan. Eh, gusto ko SIR yung tsura. So, kinonvert ko na SIR body. Dating ESI, napuntang bigote. What's up, Potseros? What's up sa inyong mga patatas? Babalik na naman tayo, guys, syempre sa ating panibagong video. Shoot natin ngayon, guys, is yung sa tropa natin, si Bugito. Madalas nyo ito nakikita, guys, sa mga stories natin, sa mga reels, sa TikTok. Yeah, kasi sila yung mga padagi kong madalas kasama. Civic din to, guys, pero kasi yung story behind this EK is maganda siya, guys, kasi from... Basta, mamaya malalaman nyo kung bakit. Bago pala natin simulan yung ating video, gusto mo na ibigyan ng shoutout yung Grid. Tignan nyo naman yung damit natin, guys. Damn, look at this! And so may Instagram sila, meron silang Facebook, meron silang Instagram. Just in case lang gusto nyo mag-avail nito. Ayun. Doon yun naman. Kala mo Astroworld eh, no? Hindi na natin papatagalin pa. One thing's for sure, isa to sa mga pinakamaingay na sok na nasakyan ko, na nakita ko. Hindi na natin papatagalin pa, hinihintay lang natin siya ngayon. And sasakay tayo sa kanya kasi mainit sa labas. So ayun, tara, let's go! Grabe naman yan, boss! Grabe naman to. Okay, sakay tayo dito, guys. Dumating na ang ating sundo. Sir, what do you do for a living ko? Wala, tambay lang. Ang ingay, you know? Kaya tayo napaparanggay eh. Okay, papagas muna kami, guys. Kasi... Lantang-lantang. Empty na, mga wasap, mga potatoes. Yun! Sabi ko, guys, dapat mag-vlog na rin si Bugito eh. Ang pangit ng ano ko pa rin. Tura ko pa rin. Okay, paghanap po namin ng place, guys. Tapos, punta tayo ng saan tayo pwede shoot. Okay? Okay. Peace out din mo. Peace out, yo! Dito may place. Place dito bar. Sir, tanong ko lang, ano ba mangyayari kapag hindi naka-blaze? Kasi itong kotse ko, mga idol, nakatono sa blaze. So baka hindi natin halap. Ano mangyayari kapag 91 yung kinarga? Baka magpalya-palya eh. Pero hindi naman masisira, ganun? Hindi naman. Ay, hindi lang maganda yung takbo, ganun? Hindi lang. Kasi yung time na tinono to, naka-blaze ako. Wala lang ba? Parang pwede naman actually lagyan mo ng 91 kung nakasanayan. Maganda yung aircon system nito ni ano eh. Ano pangalan itong sasakay mo? Si UUE. UUE. UUE bar. AC. Air continuous, no? Par tinono to, par walang aircon par. Kaya pag ilon ko par, makamatay par eh. Wala kaming ano, aircon, guys. Pero normal yan sa mga ano, you know? Tama ba? Normal sa mga Honda boys? Madalas, ano? Madalas, no? Kasi kapag, tama ba kapag limbaw, may nakasabay ka sa daan, para mainit ka agad, ganun ba yun? Dito na kami ngayon sa UP. So, kung familiar kayo sa vlog natin, dito tayo palagi nagsushoot. So, what's up mga potatoes? Pala yung owners dito. Yan ah! Matunog yung pangalan mo daw sa ano eh. Ay, gagi, hindi ko alam. Hindi ko alam parin ang... Ay, what? Alam mo naman, humbulity lang tayo dito eh. Ano ba ginagawa mo? Sino ka ba? Sino ba si Bugito Nosner? Ako po si Bugito Nosner, aka... Ay! Mali. Ako pala si Ralph Renzon, aka Bugito. Bakit Bugito? Ano yung Bugito? Hindi, nag-umpisa yan sa probinsya namin, tinawag akong Bugito. So hanggit sa nadala na dito, Bugito na talaga yung tinatawag sa... Ah, pero Ralph talaga pangalan mo? Ralph, okay.
O paano naman, paano nagsimula ka sa kotse? Kasi marami kang ano, nagbabinsel ka ng kotse, di ba? Yes, sir. Paano nagsimula yun? Kwento mo naman, paano nagsimula? Nag-umpisa ako sa ano, pinakauna ko Nissan Sentra. Way back, way back, siguro nung 2018. Ano yun, actually, first car ko yun, sunod nagka-SIR body ako na LXI. Mahabang story eh. Nag-umpisa akong ibenta yung black na SIR body. So hanggit sa ipon na ipon, hanggit sa tawa ng Diyos, ito. Pero ano to, di ba? U-plate? Yes, sir. U-plate. Ano yan? Bigote dati. Dating, yes. Dating ESI to ba? Kasi, paki-explain nga, bakit, ano yung sinasabi nila kapag U-plate, W-plate? W-plate, ano ibig sabihin nun? Kasi pag W-plate, alam ko ano eh. Paddock chassis na. Kasi sila ito, yung mga 2000 ano, na. Oo, oh, mga 98. Nag-umpisa ito, 98 yan. Yung kinuha ko to, dapat ano lang to, pambenta. Eh, na-inlove ako sa kaha. Sobrang pati bubong, lata talaga, as in lahat. So, yun. Eh, gusto ko SIR yung tsura. So, kinonvert ko ng SIR body. Ah, so bigote rin to dati? Yung bigote yan dati. Dating ESI, napuntang bigote. Tapos, Dahil pa lang conversion nito. Grabing conversion yan. Pero originally, bigote talaga. Bigote talaga yan. Joke lang yung ESI guys. Joke lang. Ano yan? Tawag na ito, PHS04. 97. Ano yung PHS04? Chassis number ng bigote. Okay. Kasi sa ano, paddock na. Paddock na. Pagka, ano. Meron, alam ko meron din ano eh. Meron din kasing paddock chassis na bigote na double plate. No, eh wala naman tayong pambili yung SIR. So, SIR body ko na lang. Kamusta yung gastos ng pag-convert ng ano? Same din ba sa SIR body o mas okay na nag-SIR body ka na lang? Sa akin kasi yung conversion nito, nakuha ko lang ng mura eh. Ah, pero lahat na? Oh, lahat na. Shout out kay ano, kay Mark Yang tsaka Sir Eric Yang. Nag-swap kami ng ano, SIR body kit tsaka yung bigote ko. So, ang kailangan palitan, hood, headlight, hood, fender, headlight, bumper, tsaka yung grill. Tapos, sa likod naman, trunk tsaka taillight. Tsaka bumper din. Dati kasi hindi na carbon to, so itim lang yung pintura. So, inano ko na, nag-ano ako ng carbon. Naka-ano to dati, di ba? Livery. Oo, naka... Naka-cam speed livery. Naka-cam speed na livery. Ito yan, nandito makikita nyo mamaya dito. O ba, ano yung inalis yun? Maganda nga yun eh. Hindi, kasi ano eh, yung sticker kasi na yun, ano, okay naman. Kaso, nasaya, ano lang kasi, wala kasi yung bubong. Sa initan lang, so... Pagka tinutuklap mo, sumasama yung pintura. Pero bala ko sana magkabit ulit. Eh, kaya lang naman din ako nagdikit nung nagsimula ng NDRC last year ata. Para maganda tignan sa camera. Sa picture. Oh, syempre. Sabi sa inyo, mahilig sa showbiz to eh. Okay, so sa mags, ano yung pinalitan mo rito? CE28. Tay copy. Copy lang. Pero naka, ano, big disc. Oh, naka big disc na yellow speed. Tsaka caliper. Bakit nga nag-16? Eh, di ba kadalasan sa mga EK-15? Wala akong no choice par. Kasi naka ano to, yung nakuha ko to, hindi ano, hindi papasok yung 15s. Tinry-try ko yung 15s na mags. Ayaw sumasabit dito talaga sa caliper. Ito na lang yung clearance yan guys. Oo. Sobrang onti na lang. Mga ilan? Mga 6 na buhok? 7? Ganun. Mga ganun. Hindi ko magawa ng paraan eh. Baka may mga suggestion kayo dyan para... Malagay ko yung 15. So pero mas gusto mo talaga 15? Oo, mas magaan talaga. Kasi ang bigat nito, par. Ah, ganun? Oo. Pero para sa akin, mas malaki, mas bagay pag mas 16 pogi, eh. Mas pogi. Pagka gusto ko kasi minsan, pagka nagka-budget ulit, gusto ko magano, maglaro ulit. NDRC. Sa mga ano, illegal na kalera. Illegal, oo. Eh, ang bigat nito, pero pogi talaga pagka 16. Sa tindigan, 16 talaga bagay. No? Tsaka ang kadalasan talaga, tol, na pattern ng pagkaka-carbon, ganito eh, no? Oh, lagi. Actually, meron naman din dito sa dito sa harapan na carbon. Kaso, mas trip ko lang yung pandalok ganun. Oh, pandalok. So, delikado na kasi guys kapag ba, just in case lang na kinis kayo ng ano, truck, no? Oh. Malambot masyado yung carbon eh. Kaya kailangan steel door pa rin, no? Malambot masyado, pare. Kasi yung ang maganda rito, sabi mo, ano to, maganda yung kaha. So, maganda yung bubong niyan. Par ganun yung mo lang konti yan, no? Kanya lang yung paro. Oo nga, no? Ang problema talaga sa mga EK, bubong, no? Oo, lagi bubong. Bubong. Lagi, mabilis mag, ano yan, magkalawang. Tagal na sa akin to. Siguro, ano, 3 years na. Tapos ito, Lexan, tama ba? Oo, Lexan. Ito, binili ko kay Justin Benitez. Shout out Aki Jaja to. Okay, sa goma, bakit Achilles ang nabili mo? Gusto ko yung, ano niya, tsura tignan. Bagay. Pero yun ang ginagaya ng ano ngayon, eh, diba? So, yung kamukha, no? Ito yung pattern nila. Ganyan. Ganda ng thread eh, no? Oo. Parang ano siya eh, no? Semi-slick na semi-slick. Oo. Tapos sa likod, naka-ano na rin.
Naka-rear disc brake. Disc brake na rin. Isipin mo, ESI, naka-disc brake. Carbon trunk, carbon wing. Eh, babapingin ko pa nga lang eh. Wala namang... Ah, so ito yung kailangan palitan pag mag-convert. Oh, itong trunk. Ito, kung gusto mo talagang ano, lagyan mo ng wing para medyo... Kasi ito option na lang. Ah, kasi yung hulma ba? Tama? Oo, oh, yung hulma. Pero dito, pares lang. Oh, pares lang. Pares lang hulma. Iba lang itsura. Tapos dito, hindi sila pares ng hulma. So, kailangan pala pagpalit talaga yung trunk? Palit talaga. Tsaka speed holes. Ayan, naka-speed holes. Totoo talaga yung speed holes. Wala lang. Eh, yung iba ayaw ng speed holes. Pero sa paningin ko, parang... Napupugyan ako eh. Kasi parang ano yun, no? Galit na galit yung dating. Oh, tsaka ano naman kasi ako, parang racing lang naman yung tema ko. Hindi naman ako purist. Yung iba, ano, tabas bumper eh, no? Oh, ay, tabas. Hindi ko masyado trip yung madali tabas. Madali butas na yan. Yun din, isa din yan. Nakatamad na rin magtabas. Eh, kasi okay pag tinabas mo to, ang taas na, ano? Kasi kadalasa yung tabas, gitna, di ba? Oo. Tapos minsan nga dito tinatabas, iniiwan lang tong speed dose eh. Pero ayoko naman masyado ng ganun. Masyado ng agresibo. Oo. Tapos syempre, ano, scab ko. Hindi, ano, stinger. Anong pinagkaiba ng stinger sa scab? Mas maingay yung stinger eh. Yun kasi yung pinakabit ng builder ko. Ano ba yung stinger? Anong itsura ng stinger? Ito yung stinger paro. Yan o, oh. Kita nyo dito mamaya yan. Hindi kasi yung stinger wala nang laman eh. Megaphone, parang ano. Silipin nga na. Silipin ko nga. Oo, makikita mo yan dyan. Silipin. Ayun. So mas maingay talaga pag ganun kumpara sa scab. Oh, sa scab. Maingay din scab pero mas maingay yung stinger. Eh depende rin sa ano eh sa builder nyo kung anong papakabit sa inyo mas better na. Ano meron dito sa interior? Ayan, kita mo naman, ganda ng aircon ko, walang aircon 'yan. Bukas pintana. Ito naka Momo Monte Carlo na Urig. Tapos naka Ortiga seats. Hindi ko pa, nakatanggal yung likod kasi hindi ko pa nabalik nung ano, simula nung nag-NDRC. Yeah, gauge na Ortiga, tapos SIR shift knob. So, in-Ortiga mo yung interior na ito? Oo, Ortiga. Pagdating sa interior ng EK, mahirap ba yung Ortiga? I mean, mahirap hanapin? Hindi naman. Marami naman din nagbebenta na Ortiga. Ito kasi, sobrang mura ko lang nakuha din. Kaya, ang laki ng pleto mo. Oh, kaya sabi ko, sige, kabit ko na lang din eh, kaysa ibenta. Ayan, mga tools? Mga tools para kung sakali. Ba't inaalis? Mabigat ba talaga yung ano? Yung cover, yung upuan? Oh, mabigat. Ang mga ilang pounds din yun, no? Ay, hindi ko alam. Pero sabi nyo na mabigat eh. Nakasanayan na namin. Tanggalin na lahat yan. Pero pag naglalaro ko, pati ito inaalis? Alis yan. Isa lang upuan ng ano. Yung iba pa nga, tinatanggal yung deadening niyan eh. Ay, yung mga papel-papel. Oh, parang ano. Ay, para, mga foam-foam. Oo, oh, para ano. Kasi ano, ang bigat din yun pagka natanggal mo lahat. Ralph, pwede makita yung makina nito? Oo, oh, pwede. Pasilip naman. Kasi... Pag tanong ko lang ah. Oh. Ano ba to? Stock din to, stock. Oh, stock. Ang dating makina ng ESI ay ng bigot mo. ESI. Kaya ba maniwala sila pa? Bigot na guys. So, oh. Ang stock makina PH16. PH16. Pero ngayon, ano na siya? D16. Pinalitan. Dating makina ko, 'di ba PH16, pinalitan ko ng ZZ, eh sumabog. Nagpalit ako, bagong rebuild lang din to eh. Paano sumasabog yung makina ng ano? Ano yung pakiramdam? Or ano yung nangyari? Yung sa akin kasi ano eh, nag-iba na yung tunog tapos wala nang power eh. Ay, ganun? Oo, sira na yung buong bearing dun sa... Pero ano yung dahil hinata mo or normal driving lang? Hindi, anong time na yon nagda-dyno kami tapos parang hindi na niya ma-reach yung gusto nilang power. Yung inuwi ko sa Skyway, ilaw na lahat, yung langis. Ay, doon na? Oo, tapos... Sa gauge? Oo, sa gauge. Tapos iba na yung tunog ng makina. So, anong pakiramdam? Siyempre, nakakagaba par. Nasa Skyway ka par. Malaking gastusan nyo par. Buti na pilit ko pa nga eh na umexit ng Quezon Hub. Pero hindi mo na hinataw siya nung umuwi? Hindi na. Ah, so nung tuning? Kailangan lang yung time na yon. Dapat hindi ako mamatayan. Kasi once na namatay to, wala na. So nung tuning doon siya, nas bumigay ka? Bumigay, oo. Kasi kapag tuning, pinapalo talaga sa maximum capacity, no? Tama? Oo, talagang kung ano. So anong sasagarin talaga nila yan. Shoutout sa tuner ko, Jeremy Cabreros. Si Gear Tuning, no? Gear Tuning. Grabe naman to. Parang hindi ko lang nakita ng ano to. Ay, hindi. Madalas ko pala makita to, no? Kasi palagi tayo magkasama. Palagi tayo magkasama. Ano meron dito? Ayan, makina siya. Wala kasi ako alam dyan para. Kasi di ba ano, tama, hindi na ito yung stock engine, no? Ay, hindi na. D16 na to. Ano bang D16 sa PH? Ano pinagkaiba nun? Japan. Pag D. Oh, D. Pero same, alam ko ah. Pero same displacement lang.
Oh, pares lang 1.6 pa rin. Pares lang yung displays. Ah, ito, AM na cam gear, AM na fuel rail, ito DC headers. Bakit ano? Choco brown na. Ano ibig sabihin niyan? Nagagamit mo talaga yung auto? Ikaw ginaharawan doon. Eh, di ba naka-hood scoop yan dati? Ayaw. Pagka natutubigan. Ano, nagsistay yung tubig doon? Tubig, oh. Kaya nang alawag na siya. Pero pwede mo pa, pwede pa rin maalisin, ano? Kailangan lang i-grind doon. Oh, pwede. Pwede naman siguro. Kung kaya pa. Okay. Kumusta yung ano, pag proseso ng change engine? Mahirap din. Lalo sa pera, sa budget. Yan talaga yung pinakamahirap pag kapos ka sa pera, par. Mahirap talaga. Kamusta yung takbo? Sa ngayon kasi hindi pa ito naorasan eh. Kasi yung bagong buo nito. So, bahala ko sana this year makatakbo ulit or next year. Eh, marami pang inaasikaso kasi ngayon. Tinirik ka na ba nito? Ganon. Yung time na sumabog siya. Yun lang? Oo. Yung... Actually, hindi naman siya natirik kasi ano eh. Nauwi ko pa sa... Namalya lang gano'n? Oo. As in talaga wala na siyang power kahit anong tapak mo sa... Yung nakakatakot eh. Oo. Mas masakit pa sa break up yun pag gano'n. Oo naman par, sobrang sakit nun. Bakit ka nag-ano? Ba't hindi ka lang in-all stop gano'n? Bakit nangungulit na nakangati yung kamay mo gano'n? Hindi kasi par, minsan ano eh. Yung tipong gusto mong ma-experience ulit mag-ano, tumakbo sa legal, gano'n. Raising eh. Lovers din pala. Ayun. Busy ko yung lover. Damper, soft hard. Ito maganda sa coilover, na-adjust mo, no? Oo, na-adjust yung damping, yung height. Ano ma-advise mo para sa mga gusto mag-change engine? May enough pera, syempre. Para kung anong gusto niyang ilagay, anong... Ano, pwede rin naman budget meal, actually. Budget meal lang naman ako. Dalaman akong ganong kalaking pera. Eh, actually, nabuo to sa... Pag kunwari, may bagong unit ako. Pag may nakita akong special doon, pinapalitan ko ng stock. Basta maayos pa rin tignan, hindi mo mapapalitan ng sira. Unti-unting nabuo. Oo, oh, unti-unting nabuo. Oh, maganda eh, no? Kulay white. Paano, di ba dati, anong, pero white talaga to? White talaga. Ah, ever since na ESI siya. Ah, bigot. So, ano, pwede natin maikot to? Pwede naman par, galing nga akong QC, naka-hoodie ako eh. Sign namin ngayon kay UUE, no? Grabing ingay talaga, no? Kamusta yung ano? Kamusta yung pakiramdam kapag buong araw dinadrive mo to? Parang nakakapagod. Yung parang hulas na hulas ka. Ano yung hulas? Parang talagang stress na stress ka. Kasi diba, bili pa ako sa mga nagdi-daily ng ano talaga, no? Scab all the way. Matitigil ka sa'yo, no? Lalo na wala pa tayong aircon. Oo. Oh. May aircon naman to, pero okay, sa gabi, ano lang. May aircon siya, kaso nga lang. Ano, tawag nito, pagka inon ko, mamatay. Kasi nung time na tinono to, walang aircon yung time na yun. Pagkatapos mo na itong sakyan to, mamasahe ka muna.
to. Sana na-enjoy yung video natin. Shoutout din sa lahat